isang cheesy seafood recipe ang lulutuin natin ngayon for today. At alam kong magugustuhan to ng mga bata, ang cheesy baked bangus. So, welcome again to our Kusina. So, napaka-cheesy ng ating recipe natin ngayon for today. So, ngayon, meron ako ditong bangus na boneless na po ito and sa around 1.2 kilograms po ito. Then, ang gagawin natin sa ating bangus, imamarinate natin siya with liquid seasoning. So, kung wala kong liquid seasoning, pwede naman po kayo gumamit ng toyo. And, ang aking calamansi juice. Around 4 tablespoons of calamansi juice. So, bakit natin minamarinate ang ating bangus? Para po mas maging malasa po yung ating bangus. So, ideally, minamarinate natin to for 10 to 15 minutes para mas manood po talaga yung lasa sa ating bangus po. So, habang natin minamarinate ang ating bangus, gagawa na tayo ng ating toppings. So, ano nga ba yung ating toppings? So, meron ako ditong white onion, around 1 whole onion, tomato, around 2 pieces of kamatis, and garlic, around 4 cloves of garlic. Then, lalagyan din natin siya ng liquid seasoning also. Ayan, lagyan na natin. Then, we mix it well. So, bakit liquid seasoning ang ginagamit ko? Dahil para mas malasa po kasi yung liquid seasoning kasi sa soy sauce po. So, halunan po natin to hanggang mahalo po mabuti yung ating toppings po. So, ito, nagawa na natin ating toppings. Ilalagay na natin ating toppings sa ating bangus. Lagay lang natin. Then, we spread it out hanggang ma-over po yung ating bangus po. Then, ilalagay na natin ating cheese. So, any type of cheese pwede nyo gamitin. So, ang gamit ko pala dito yung Eden cheese. Yan, spread lang natin ating cheese, ating bangus. So, yan, napaka-cheesy ng ating bangus. And we're ready to bake. So, ang oven ko ay pre-heat ko na for 170 degrees. At i-bake natin ating bangus for 180 degrees sa loob po ng 30 minutes. So, ayan, ilalagay na natin to sa ating oven. So, ayan, buksan lang natin ating oven. Ilagay natin ating bangus sa ating oven. Then, takpan lang natin. At mag-iintay lang tayo dito ng 30 minutes hanggat maluto po yung ating bangus. So, after 30 minutes of waiting, i-check na natin ating baked bangus. So, ayan, after 30 minutes, ayan, luto na po yung ating bangus. So, napakaganda ng kulay nating bangus. So, sobrang bango dito sa aming kitchen. At our baked bangus is done. So, ayan, sobrang ganda ng kulay ng ating bangus at sobrang cheesy. So, sana may try itong recipe natin for today dahil I'm sure magugustuhan to ng mga bata.